Calvin! Max Calvin! Andiyan si Black Rider! Chief! May plano ako! Copy me! Malaking utang mo sa akin. Sino ka ba talaga, Black Rider? Black Rider. Maraming salamat. Ay, hindi ako umabot. Kailangan ka ng anak ko. Sabi po ni Mama Vince, inihabilin niya ako kay Black Rider. Huwag ka mag-alala, ha? May pakikilala ko sa'yo. Sino po? Tulungan mo ako! Pabigat ka lang sa amin. Calvin! Hindi ka na rin kailangan ng Golden Scorpion. Stable si patient. Hindi ako mapapanatag at hindi ko nakikita mismo ang bangkay niya. Dahil kapag nabuhay si Nolan, ilalaglag tayo yan. Elias, anak. Elias, anak, salamat, ligtas ka. Daw ko lahat ng mga testigo na yun. Wala na sila dahil sa sindikato. Hindi ko sila naligtas na hinabiguho ako. Ginawa mo ang lahat, anak. Malaki at makapangyarihan lang talaga mga kalaban mo. Natulad mo sila kay Bernice. Namatay sila dahil sa mga demonyo sindikato na yun. May araw din sila. Huwag mong sisihin ang sarili mo. At ito ang tandaan mo. Hindi habang buhay magwawagi ang kasamaan. Manaliglag tayo.
Pag tayo sumamit, isusunod kita sa anak mo. Ni hindi niyo ako binigyan ng pagkakataon na magluksa para sa pagkamatay ng anak ko. Calvin! Hindi ka na rin kailangan ng Golden Scorpion. At pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa sindikato, ito ang gagawin niyo sa akin? Sino ka? Colonel Gregorio Ricarte. Ang bago mong kakampi. Kung makikipagtulungan ka sa amin. Ben. Kala ko, iniwan mo na ako ha. Sabi ng mong doktor sa akin, delikado ka na lang noong isang araw. Pero parang wala nangyari sa'yo. Samang damo yata ito. Di ako basta-basta mamamatay. Seryoso mo naman. Pasensya na, marami lang iniisip. Trabaho pa rin. Siyempre. Alam mo pa, Eng, nung naghihingalo ako, hindi naman itong trabaho natin yung naisip ko eh. Oo, importante itong trabaho natin. Pero pag nasa bingit ka pala ng kamatayan, ang may isip mo yung mga taong mahalaga sa'yo. Naalala mo ba yung tinanong ko sa'yo tungkol sa nanay ni Black Rider? Si Black Rider ang anak ko. Ika. Sabon Joy. Alam ba, biniling ka sa akin ng nanay mo. Kaya simula ngayon, kami na mag-aalaga sa'yo. Kami ko sa'yo. Salamat po. Salamat po sa inyo, Nanay Alma. Masaya ka ba? Opo. Mabuti na lang inaanak ko yung sa doktor sa ospital. At sinabi niya sa akin na confirm na buhay si Nolan. Hindi pa natuluyan niyo. Wala nabanggit sa akin si Paing na ganyan. Kahit si Chief Ricarte. Clearly, siya lang ibig sabihin yan. Hindi natin sila kakampi. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Gumagalaw sila ng hindi natin alam. Delikado tayo dito. Ayoko sana sabihin to, Senyor. Pero bakit pumalpak na naman ang anak niyo si Calvin? Senador, baka nakakalimutan mo ang lugar mo. Ako ang bahala sa anak ko. At meron na rin akong naisip na paraan kung paano tutuluyan niyang sinungaling.
Ano decision mo? Makikipagtulungan ka na ba sa amin? Hindi ako tanga, Chief. Alam ko kung gaano kalaki ang sindikato. At alam ko gaano kahaba ang galamay nila sa politika at sa kapulisan. Kaya wala akong tiwala sa mga katulad mo. Magsasalita ako laban sa sindikato. Pero ang gusto kong kausap ay si Mayor Alfonso. Mayor Alfonso? Malabo yun. Hindi ko ilalagay sa alanganin ang buhay ni Mayor para sa isang sangganong katulad mo. Chief, sigurado ako na si Mayor Alfonso lang ang hindi konektado sa sindikato. Kaya siya ang gusto kong kausapin. Kaya mas mabuti, umalis ka na. Nag-aaksaya ka lang ng oras ko. Halika nga dito. Ready? Ba't yung suot mo? Eh, swimming pool to eh. Di, naka-swim suit ako. Yung kabukbukan mo, dinadala mo dito eh. Kaya tingin mo yung mga katrabaho ko. Parang asong ulol makatitig sa'yo. Sila ba o ikaw? Halos lumuha na ngayong mata mo kakatitig sa ano ni Mercy. Nagsiselos ka na naman. Hirap din sa utak mo. Puro mali siya ang laman eh. Kaya dapat sa'yo iniiwan lang sa loob ng bahay. Nakakahiya ka. Nakakahiya kang kasama sa labas. Damit ka. Sir, muna ako. Diyan ka lang. Uy, pretty. Inaway ka ba ni Hector dahil sa suot mo? Kahit ako, kung ganyan ang katawan ko, ipagmamalaki ko rin. Oo nga. Maganda ka at sexy. Ang mali siya na sa mga taong tumitingin wala sa suot nating mga babae. Salamat ah. Wala yun, pretty. Dapat tayo mga babae ang naghihilahan pataas. O siya, mauna na kami. Labat. Oh, parang dito ka! Pagbigyan mo na ako kay Kiss Now. Sinira ng asawa mo yung special araw ko eh. Oo, oh, pwede mo pa naman. Alam mo, pwede mo yung gabi ko para makabawi sa ginawa sa iyo, Katie. Masama ako, tubog ko. Hinatid ko si Pretty dyan sa resort kahapon. Uy! Oka! Ang ganito. Anong ginagawa mo rito? Ha? Hindi mo naman sinabing mag-outing ka pala, di ka nag-iaya. Ito naman, puro ka anuhan eh. Si Pretty, nagpahatid sa akin dito. Nagpahatid? Oh! Nagpahatid pala eh, ba't nandito ka pa? Anong ginagawa mo, hintay mo matapos mag-swimming? Hindi ako makaalis eh. Nandito kasi si Hector tsaka si Mercy. Meron silang meeting sa trabaho nila eh. Outing pala nila. Bagay. Baka magkagulo eh, no? May tindahan ba ng popcorn malapit dito? Tara, bili tayo. Sandali lang. Puro ka namang kaharutan eh. Eh, baka may mangyaring maganda eh. Bawi mo yan. Dito muna tayo. Gusto mo ng soft drink? Hindi na. Hindi ako mapakali.
Ano na nangyayari doon? Boss, nahanap na po namin si Mercy. Saan si Mercy? Nag-aaway po sila ni Pretty. Bakit nag-aaway? Nahuli po ni Pretty si Mercy. Kasama po si Hector sa loob ng CR. Ha? Nakakayari sa kapupunta! Pretty! Pretty! Oy! Ano ba yan? Tama na yan! Oy! Pretty, tama na! Tika! Tama na! Ako mamatay yan! Pretty! Ay! Tama na! Halika na! Pretty! Tama na! Tama sa inaawag mo! Para hindi kayo nauli ko kayo, di ba? Hindi! Bitaw mo! Papatayin kita! Sabi ko sa'yo, huwag mong gagawin sa akin muli yan! Omar, please! No, humingi ka na sa akin ng sorry. Pwede naman natin pag-usapan to, Omar! Pag-usapan? Anong ginawa mo? Inulit mo na naman! Pagkatapos pumatol ka ba sa Hector na yan? Ha? At ikaw naman, Hector! Bakit pinatulad ng siyot ako? Maha, please! Huwag mo akong patayin! Madali naman akong kausap eh! Brother, ano ka ba? Tara na, baka maupakan na naman tayo dyan eh. Putok ng baril yun ah! Uy, ano ka ba? Baka mamaya nagpa-fireworks lang sila. Outing yan eh. Hindi, narinig mo ba? Oo, malay mo, labintador o kaya pla-pla. Halika na, huwag na tayo mo. Go, halika ka dito! Ay, papatayin kita! Papatayin! Tulungan niyo ako, please! Tulong! Tulong! Anong nangyari? Oka, tulungan niyo kami. Dali natin si Hector sa pinakamalapit na hospital, please. Ngayon na! Sadali, tatawag ko ang ambulansya! Sadali lang! Baka maubusan ang dugo si Hector! Hector, halika! Kaya ang kaso rito. Dali, dali! Ikapin niyo helmet! Dali, dali, dali! Hector! Hector! Hector, kumapit ka! Tanda lang! Pretty! Ikaw ba magmamaneho? Pag dito! Sumunod kayo! Tara, tara! Kayo tapos? Ha? Kanina pa yan ah! Hindi ka nag-iingat! Ano? Sorry. Ha? I'm sorry! Gusto ko punta ko to sa'yo? Ha? Gusto mo ipunta ko sa'yo? Oh! Bilis! Bilis! Kapagal!
Pinabahay namin, Bunyoy. Marta, salamat. Oh, dadaan, ha? Oh, teka. Sige. Nay, kayo. Op, anda, Nay. Oo. Ay. Yeah! Ang ganda pala dito sa Palangga. Alam mo, Bunyoy, ang ibig sabihin ng Palangga, pagmamahal. Kasi lahat ng tao nakatira dito, nagmamahalan. Pero, may mga konting kontrabida rin. Bunyoy, baka pwede mo sabihin sa akin kung ano pa nalalaman mo tungkol sa nanay mo para matulungan kitang hanapin siya. Rona po ang pangalan niya at isang beses lang kami nakikita sa isang taon tuwing birthday ko po. Eh bakit isang beses lang? Hindi ko rin po alam na i-Alma. Marami pang hindi sinasabi sa akin si nanay. At mukhang marami siyang sekreto eh. Pero ito ang lagi niyang sinasabi. May kontrata lang raw po siya sa trabaho. At pagkatapos raw po nun, magkakasama na raw po ulit kami. Po ko ni nanay sa tito ko sa probinsya. Kaso si tito lagi niya po akong sinasaktan eh. Aligrata! Ikaw ang tigas ng ulo mong bata ka. Ha? Tito Nardi! Ano? Hindi ko po sinasadya! Ano hindi mo sinasadya? Iniiwan mo talagang bukas ang kalap para masunog ang bahay para ano? Para matakasan mo ako! Nakalimutan ko lang po talaga! Naglilinis po ako ng banyo eh! Nakalimutan po ako dahilan. Leche ka! Dito ka! Hoy, Narding! Huwag mo naman sakta yung bata! Okay, makialam dito ha. Isipan mo kayo? Tess! De! Sa manugali mo! Sa manugali, makialam mo yara. Siya doon. Doon. Ayoko po! De! Sa loob! Yan, yan. Ayoko po! Yan, sa loob! Pasok! Pasok! Yan ka! Kung ano man ang iniisip mo na takasan ako, kalimutan mo na ha. Yan, wala ka nandita sa akin. Yan ka! Dito lang din! Pakawala niyo po ako rito! Pakawalan, ha? Hindi! Yan ka! Patay ka! Parang awa niyo na po! Awa niyo na. Ha? Pakawalan niyo po ako rito! Hindi! Dito lang din! Parang awa niyo na po! Magbantay ka! Ano? Pakawalan niyo po ako rito! Diyan ka! Ha? Diyan ka! Diyan ka! Pakawalan niyo po ako rito! Pakawalan. Lagi niyo po akong pinukulong sa kulong at ang manu. Eh, yung nanay mo, sabi mo nakikita mo siya isang beses sa isang taon, hindi ba? Kung yung birthday ko, bo. Bakit kayo iniiwan ang nanay mo sa tito mo kung sinasaktan ka pala? Hindi po ako pwede magsumbong ka, nanay. Sabi po ni tito, pagka nagsumbong daw po ako, ilalayo niya ako at di ko na makikita si nanay kahit kailan. Nanay! Bunyoy! Anak! Happy birthday! Anak, regalo ni nanay sa'yo. Nay, sasama na po ako sa inyo. Ayoko na po umuwi kay Tito Nardin. Bakit anak? May problema ba? Konting tiis na lang, ha?
Alam mo namang hindi pwede ang bata doon sa pinagtatrabahuhan ko eh. Saan po ba yun? Sa ibang bansa. May kontrata kasi si nanay. Pero di ba, ang promise ko sa'yo, kapag natapos ko na yung kontratang yun, magkasama na tayo palagi. Promise po. Promise. Hindi ko nga po alam kung paano ko siya hanapin eh. Kung saan po ako magsisimula. Joy, kung meron pala kayong usapan ng nanay mo na magkakasama kayo, paano ko napadpad sa mga mabilis mo? Anong nangyari? Nabasag mo ang itlog? Simpleng-simpleng trabaho? Ha? Ikaw kami na yan? Ha? Hindi mo magawa ng tama? Tama na po! Tama na po. Ha? Tama na! Tama na! Tama na sa buhay ko eh. Ikaw! O yan, sige. Yan, sige. Sige, masagin mo nga. Yan, sige. Kukuha ako ng pera sa loob, ha? Para pabibilihin kita ulit ng itlog, ha? Ingatan mo, ha? Pag nabasag mo uli yan, papasagin ko na ang mukha mo. Tiyaka na! Ito na yung... Bunjay! Bunjay! Batang ta... Ha? Tumakas yan! Bunjay! Hoy! Sumakay po ako ng truck ng gulay. Nagpalaboy-laboy po ako doon. Doon ko na po nakilala si Mama Benz. Sabi po ni Mama Benz, tutulungan niya raw ako hanapin si nanay. Kaso... Wala na po si Mama Benz eh. Basta, manalig ka lang, ha? Magtatagpo ko rin kayo ng nanay Rona mo. Tsaka, hindi ka namin pababayaan. Tulungan ka namin, ha? Oo. Kaya, tumahan ka dyan mo, Joy. Ngayon bukas, ganito, gagawin natin, ha? Ipapasyal kita, hanap tayo ng peri, ha? Gusto mo ba yun? Totoo po? Oo. Pero kailangan muna bumiyahe sa umaga para may panlibre ako sa'yo. Hmm? Ayos ba? Opo! Sige na. Tama na. Ito na umiyak. Tubig. Swerte ko po, nakilala ko po kayo ni Nay Alma. Ang bait niyo pong tao. Joy. Tumahan ka na. Hindi pa rin ginahalawa. Wala kang tinirang humihingi. Ano ginagawa niya dito, senyor? Lintik lang ang walang ganti, senyor.
ilalaglag ko kayong lahat sa buong Pilipinas. Sasabihin ko kina Mayor Alfonso at Chief Ricarte ang lahat ng tungkol sa Golden Scorpion. Pinaghahandaan mo na ba ang huling misyon mo, ate? Si Black Rider? Bago si Black Rider, kailangan mo na akong iligpit. Kailangan ba ganyang karaming tao doon sa hospital? Kaya masintak magsalita si Nolan. Protocol yun, Mayor. Para sa kaligtasan mo. Ma'am! Ma'am! Good morning po. Ma'am, ito na yung delivery niyo. Bakit? Nay? Ano yun mo, Joy? Tanong si Nanay! Sige, sandali po, Joy!